Sa kauna-unahang pagkakataon mula ng makulong noong 2017, pinayagan ng korte si Senator Laila De Lima na makapanayam ng ilang miyembro ng media. Kung sakali raw na pala rin siyang manalo kahit nakapiit, magiging aktibo raw siya sa pagpapanagot kay Pangulong Duterte. Tunghayan ang aking pagtutok sa reporta ito. Matagal nang hindi nakikita ng publiko si Senator Laila De Lima hanggang ilabas ang kanyang video message noong December 2021. Kitang-kita ang kanyang pinagbago matapos ang 5 taon na sa kulungan. Sa imbitasyon ng kanyang kampo, nabigyan kami ng pagkakataong makaharap siya at personal na matanong sa mga issue. Pero hindi pinayagan ng korte ang kamera o anumang recording device. Muling tumatakbo sa pagkasenador si De Lima ngayong eleksyon na 8 buwan lang ang lubusang nagampanan sa kanyang unang termino. Isa sa mga isusuro niya mga batas kung muling papalarin, mga may kinalaman sa civil and political security, good governance, human rights at rule of law. Pero hindi daw madali ang pangampanya habang nakapiit at ika nga ni De Lima, para daw siyang boksingerong lumalaban na nakatali ang isang kamay sa ilang campaign rally. Kinatawan niya at isang standee ang makikita. Kung muling maupo sa Senado, isusulong daw niya ang advokasya para sa demokrasya, human rights at rule of law. Kilalang kritiko ni Pangulong Rodrigo Duterte si De Lima at sa pagtatapos ng termino ng Pangulo, iginit ni De Lima na dapat panagutin siya sa mga extrajudicial killings at human rights violations. Dapat din daw sumali muli ang bansa sa International Criminal Court o ICC dahil maaasahan ito na magiging patas at hindi maimpluwensyahan ng political pressure sa bansa. Magiging aktibo daw siya sa pagpapanagot kay Pangulong Duterte, hindi lang para sa hustisya, kundi para sa kanyang vindication. Kung sino man ang mahalal na susunod na Pangulo, umaasa siyang matatamasa na niya ang inaasam niyang hustisya at makalaya na siya. Hinihingan pa namin ng pahayag ang Malacanang. Ivan Merina, nakatutok, 24 Horas.